What's up sa inyo mga kalikot? JVTechPH here. At sa wakas, dumating na rin ang aking in-order na ECP 2019 review. Ayan, box na po natin siya maya-maya lang. At meron pa tayong isang gagawin, ang Mega Pro MP1000. Ito ang ating subject ng video na to. So, hindi na ako magpapatagal ng video, syempre, para dire-diretso na tayo. Let's get started! So, itong nabili nating ECP 2019 ay nabili ko sa Shopee for 862 pesos. Buti promo ngayon ng Shopee. Kaya makukuha natin siya ng less. Ngayon, bubuksan ko siya. Saglit lamang, magsuswitch tayo ng camera mode. Ito na ang ating ECP 2019. Check nga natin ang contents. Bubuksan natin. Yon, mukhang kompleto siya ng accessories. Meron siyang 424 series na adapter. Ito yung gusto ko kasi ikiklip mo na lang. Tapos meron pa siyang 425 series na Deep 8 ang SMT type na adapter. At meron pa tayo for 16 pin naman. Yung 93 series na EEPROM chip. Okay, nandito tayo sa isa. Ito ang ating programmer. Ito, napakaganda ng niya. So, ilalapag mo na lang siya, tapos ipoprogram na lang diretso. Itong kanyang USB interface. So, kung pwede naman din. Meron naman tayong SMT type na SOP 16-8, Deep 8 adapter or something. Pero mas prepare ko yung ganito kasi mas madaling salpak. So, may bent nga lang konti yung pins. So, okay lang din. I-bent na lang natin ulit. Yan. Ayusin natin. Yan. Okay na ulit. Meron tayong clip for 8 pin. Kung ayaw mong itanggal sa board, pwedeng ito rin ang gamitin mo. Tapos, meron pa tayong extra na na gantong board. Kung once na nasira to, meron tayong pamalit. Another board ulit for 1.8 volts at for 1.8 volts lamang na memory. Ewan ko kung to, pero malalaman natin later kung anong trabaho nito. At may bend pa rin. Medyo ganun talaga. Pero okay lang. Siguro sa mga RAM chip to na 1.8 volts ang gamit siguro tong kaya meron ito. Okay, ewan kung saan yan. Ito ang ating driver disk na problema ko, wala yung CD-ROM ko. So, gagamitin ko yung isa kong Acer na laptop. At ito ang ating USB cord na yan, USB type A cord. So, yun lang, kompleto naman ng accessories. Okay, magre-ready lamang ako ng laptop. Ibalik ko muna sa loob para maging naman tayo. Okay? So, nandito tayo sa ating main subject ng video ng ECP 2019 programmer. Ito ang ating Mega Pro MP1000. Ang problem niya ay blinking power only. Ang sa mga nakaka-encounter na nito, ang tanging problema lang ng Mega Pro ay nandun sa mismong EEPROM chip. Pero salamat kay Mark Lanao na kaibigan ko at na-provide niya ako ng bin file nitong MP1000. Nasa description po ang ating link ng MP1000. So may ads po yung niya. Kasi syempre kailangan din naman kumita ng tao, kaya pagbigyan niya na. Okay, try muna natin tong Mega Pro MP1000 ngayon.
Okay, ipa-power on ko na siya. Ang power off niya, power on off switch niya ay nasa likod. Okay? Yan ang problem niya. Blinking power on lang. So, maari corrupted po yung kanyang 25Q16 na memory chip. Pero pwede i-upgrade ito ano into 25Q32 or pwedeng gawing SMD type yung ano memory chip. Possibly yun ang problema nito eh. Kaya maghahanap muna ako ng replacement na memory chip nito. Magbabalik lamang ako. So natanggal na natin yung EEPROM memory chip niya. Ang brand niya ay Cifeon. Ang part number niya ay EN25T16A, which is 16 na to. 16 ang kanyang ano, ewan ko kung anong tawag dyan. Parang kagaya siya ng 24C16 noon. So, itong 25, ano, 25T16A ay 16, parang 16-bit ata ang laman nito or something. Kung mali man ako, i-ano nyo lang po sa comments. Okay lang po yun. So, labas ko lang ang aking laptop para masimulan na natin ang programming process. So, bukas na ang ating laptop. Ang gagawin natin ngayon, try natin buksan yung kanyang CD disk sa side. Wait lamang. Sug ko lang siya konti. Ayan. Ayaw mag-open. Saglit lamang. So, na-open na natin ang ating DVD disk. Ang gagawin ko na lang muna, ilagay natin itong ano, kanyang CD. Ito. Itong kanyang CD. Wait lang natin ma-read yung contents ng ating ECP 2019 program. Ito na. So, gagawin ko muna. Copy natin yung ano. I-copy na lang natin yung program. So, I'm very sure na, no, fully compatible din to with Windows 10. Windows 10 ang gamit ko. So, pwede rin siya sa Windows 7, Windows XP. So, mas prepare ko din Windows 10 para mas okay din. Okay? Punta tayo sa, ano, sa, ano natin, ECP 2019 Plus. Install lang natin yung driver. Run nyo po yung installer underscore x64.exe para mag-install yung application. Siguro na-install na. Try natin i-run yung ECP 2019. Yun, nandito na tayo sa program. Wait lamang. Ayos muna ang ating camera for a better view. Saglit lamang. So, nakaready na ang ating ASP 2019 Plus. So, lalagay ko muna ang ating ano, EEPROM chip. Take care of the orientation. Ang orientation niya ay yung may kuntil sa taas. Tapos, wait lang. I-ano natin ulit, ulitin ko. Ang paglagay nito, iangat ang latch. Isalpak. Tapos ilock. Okay. Pag nalock na, i-ready natin yung ating USB port. Ang ating USB cable pala. Sorry. Isaksak natin sa USB 2.0 port ng ating laptop. Okay. Run natin. Okay. I-check muna natin. Several bad puns later. So may konting problema lang ako kasi kala ko si Feyon, eh Aeon pala to. Wait lang, zoom in natin.
So, ang ating ano is Aeon EN25T16 memory chip. So, try lang natin i-ano. I-read yung content kung mababasa. Wait lamang. Ang problema. Mukhang hindi yata na-connect ang ating ano. Ang ating ano. Try lang natin. Try natin ulit. May isa pa pala ang problema. Hindi pala natin na manual install yung driver. So, ang paraan para ma-install natin manually is click the update driver. Browse for computer for driver software. Ito ang ating location ng ano. So, kung saan mo siya nilagay na folder yung ating ACP 2019 driver, click lang natin ng next. So, already installed na siya sa akin ano. Kaya hindi na natin kailangan i-reinstall ulit. Close ko na. So, try natin punta ulit sa ating programmer. Wait lamang. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So may mali lang ako sa sequence kaya hindi ko siya natagumpay ang i-flash. So ang pinakamagandang option na gawin nyo is click this auto button para diretso flash siya. Pag ginawa lang natin yung write only po, ano, write only kasi hindi siya mag-ano, hindi niya papasok yung firmware diretso. Kaya ito na ang resulta. The moment of truth. Drum roll, please. Open na natin. Yon! Success! Nabuo na natin ang Mega Pro MP1000. Ayos. Mukhang kailangan natin subukan sa TV saglit. Open ko lamang. So, ito na ang ating Mega Pro MP1000. Try lang natin change yung BGB saglit. Yan. Para iwas tayo sa copyright. Try natin mag-play ng song. Medyo matigas yung ano, yung buttons niya. Kaya hindi ko mapindot yung ibang numbers. Ayaw. So, try lang ako ng ibang number ulit. Yan. Try natin play yung Always Somewhere. Serve natin. I-volume ko lang saglit ang ating TV. So, ang ating Mega Pro MP1000 ay powered ng Dream Sound Chip, Dream Sound 2634. Ayan, kung nakikita niyo po, medyo marumi lang kasi ito, kaya kailangan ko muna linisin saglit. So, running na talaga ang ating Mega Pro. Ayos. So, ano ba ang natutunan natin sa paggamit ng ESP29 program? Lagi natin tatandaan na hindi natin kailangan mag-click dito sa mga nandito sa taas, yung erase, write, and verify. Talagang kailangan natin is auto para successfully ma-install yung firmware na bin file na nakaready sa atin. So, yung buti na lang, yung muntik ko na masira yung memory chip natin na ano, na Aeon 25T16. Kaya successful na ang ating Mega Pro MP1000. Nabuo na talaga. Okay? So that is it for our video. Medyo pasensya na kayo kung medyo magulo din yung aking pag-instruct sa paano install yung ating ano. So paano gamitin ang ating ACP 2019 Plus. So, you may check out in Adaman's IT YouTube channel for ano, in-depth review and sa paggamit din. Kung kasi 'yun mas accurate 'yun kaysa sa akin. Okay?
Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-hit ang notification bell natin para updated tayo sa mga bagong videos. This is JV Tech PH, signing out.